Yo, what's up mga boss? Sana yung nasa magandang kalagayan. At isang magandang araw na naman sa inyong lahat. And it's your boy again, Boss Jigs, Rapid 046, Cavite Beach, Capoleto. At kasama natin ngayon yung dalawang miyembro at isang admin ng TBCC. Ito si Boss Alvi at si Carlos. So, for today's video, i-share namin sa inyo kung ano ba yung pinagkaiba ng replica at saka sa legit. So, papakita namin sa inyo, meron kami dito ng ano, limang design ng Steelers na ano, legit tsaka sa ano, replica. Pagko-compare namin kung ano ba talaga yung pinagkaiba. So, simulan natin mga boss, ito. Punahin natin yung ano, ito, Steelers na ano, bike. So, ito yung legit. Ito yung replica. So, papaliwanag yan ni Alvi kung ano yung mapupunan niyang pinagkaiba. So, Doug, ano yung pinagkaiba na ito, Doug? Para sa akin yung ano, yung sticker eh. May sticker agad eh. Hindi, joke lang. Pero syempre yung... yung appearance niya, kumbaga makikita nyo kaagad eh. Kumbaga mababaw to, malalim to. Tsaka mapapansin nyo yung brand, mga kuya. Michelin Ness. Pang retro siya. Sa Tela. Pero tayo sa vintage tayo. Gawa siya ng logo athletic. Yan. Yan. Kita nyo naman. Siyempre yung quality yung materials. Dito tayo sa legit eh. Pero, kung sakto ng budget mo, diba? Saan ang masama doon? Kumbaga, yung pinagkaiba lang siya. Ito, mapupulan niya siya. Kapag sa legit, meron siyang side logo ng logo athletic. Although may side logo naman ng OG logo dito sa gilid, kaso sa kabila yun. Tapos yung pro-line sa likod, wala. Kasi nga may challenge siya. So, tapos yun, sa ilalim naman. Sa sweatband naman, parehas naman silang ano. Black ng sweatband, pero yung texture niya magkaiba. Halata. Tsaka maraming tayo yung ano, sweatband niya. Tapos yun, sa ano pa, green under. Alam mo, merong spike na green under. Pero may green, pero bira. So, mas, ano, gray. Tsaka sa mga tiketa, siya mga kaya. Wala niya, Mitchell to. Pero namang Michelinese na legit. Pero, hindi lang Michelinese kaya. Merong, ano, retro. Retro siya, pero legit. Pero ito, hindi siya legit. Talagang, retro siya. So, yan, kita nyo naman. Legit. Yan, kita naman sa ano pa lang, siyempre. Mga baguhan malilito, siyempre, kung titignan mo sa picture. Pero sa actual, maano mo agad. Iba yung pagka-wool na ito sa pagka-wool na ito. So, yan, nabisimintin. Yan tayo, next na design tayo. Yan, look na yan. Meron tayo dito, splash. Yan, ito yung replica, ito yung vintage na legit. Carlos, ano niyan? Carlos, anong may babagi mo? Sticker din. Sticker din ba? Malaki yung stage, mas buhay yung stitch niya. Yun, ito pa yun ha, yung stitch. Pag mas din yung mahigi kasi naka yung sa bilog. Naka-imbose. Naka-pal. Naka-imbose siya, tapos ito hindi. Pero iba ang costume ngayon. Oh, ito, tagus-tag. Ito. Ayan. Dito gusto yung tayo. Sa taki, sa loob, tapos. Sa kanya may parang ano pang bahay ito. Tsaka yun. Ganoon na ulit. Kapag sa legit, mayroon ganito. Tapos yung iba kasi, yung ibang labas na replica, mayroon na rin ganito. So sa tela. May logo athletic na ano natin. Oo, sa tela. So sa pro club yan. Yan, spark. Tsaka maalataan nyo kagad yung ano, yung pagkapute. Yung pagkapute. Parang bago eh. Kahit naman bagong-bago yung ano, yung stretch, di ba? Wala akong parang rim siya. Tapos ito, medyo malagkit yung snap niya. Magaling sa tape to. Yan. Tsaka sa ano, yan, ito, yan. Pareha silang green under, pero mapapansin nyo agad yung pagkakaiba ng pagka-green under na ito. Ng local, sa, ng replica sa legit. Tapos yung ano, sweatband,
sweatband niya. Okay ba? Yan ha. Na, ano? Kadalasan pag peggy yung cup, ganito yung sweatband eh. Yung ano, maraming tahi. Pati yung gitna ng sweatband may tahi. Nakumbaga, ito, inspired talaga to sa Michelinis talaga, hindi sa vintage. Oo. Oh, kaya Michelinis yung brand, tsaka ibang brand na ito. Sa retro talaga ito ginaya. Yung iba yung mga lumalabas na talagang in-inspired sa vintage. Doon kayo mag-iingat. So, madali naman mas makita. Oo, oh, yun naman, yung nangawak mo. Carlos. Steelers di ka. Ito. So, ayan. Ayan. Ito naman. Sa Underprim din. Yan. Sa Underprim. Wala namang green na ito, di ba? Parang grade meron. Grade din yung aking grade din. Oh, pero alam ko, sa mga digat. May green. May green, pero ibang team siguro. Pero may green. Pero dito naman kasi, mahalata nyo kaagad siya. Ito, tulad nito, di ba kanina, black yung sweatband. Ngayon, puti na rin siya. Pero yung sweatband niya, halos meron pa rin yung tahi, may tahi pa rin. Tsaka yung, tira mo, pansinin nyo yung kulay talaga sa unang team. Mas buhay ang medyan. Tira nyo, puting puti, halos talagang. Ito, kahit brand nyo siya makuha, madilaw talaga yung kulay niya. So, iba, ano ang layo ng kulay. Pati naman sa Stitch, yung sa NFL, yan, tira nyo. Mas malaki yung Stitch talaga ng medyan. Ang laki nung pinagkaiba nila, pati sa mga side. Yan, sa side logo, walang side logo ng ano. Tapos itong pro. Mas malalim yung weekend. Oo, yun. Isa pa sa mga ano. Ang lalaki nung gawa nila. Sobrang laki. Kasi natural, pag logo athletic. Hanggang sa tayo nga na yung pabilog eh. Kahit dalawa kayo mag-suot, baka na yun. Gago! Yan lang, joke. Retro kasi siya, retro siya ginaya. Iba yung sizing niya. Kayo yung tatandaan nyo. Ito, so yung mga pang malalaki ulo. Joke, yun. Kung puna, paano yung pag ganyan ka mag-suot? Maski, diba? So kasi kalimitan kasi siya logo athletic talaga. Kung tawagin yung mababo siya sa ulo. Hindi, yung ano nga, mapapansin nyo din talaga yung sa pagkakasot niya. Ang laki din talaga. Ang wisdom ko. Bawang may panguhugas mo, no? Yan. Sige nyo, alos magkamukha naman sila eh. So, magkakatalo lang talaga pag sa personal mo siya nakita. Tapos yun, sa likod. Yan. Side logo. Side logo, lagi silang walang side logo. Tapos ito, yung loob. Ayan mo yan. Ito, ayan, same naman sila na ano, black yung, same na green under, pero same din na black na sweatband. Yun. So, dun pa rin sa loob, makikita mo na agad, pag ibang brand. Okay ba? Meron naman parehas na brand, pero iba, palatang peke. Tsaka yung snap may brand. Yun. Oh, yun. Snap. Yung may brand na logo. May tatak sa likod. So, kung makakuha kayo ng vintage na walang tatak to, change snap na yun. Pero, meron di porkit makita nyo na wala lang ano, peggy na. Ito kasi original pa yung nakasalpak sa kanya na snap. So, pag wala na to, maaaring change snap na yun. So, yan. Tapos, dude, ito. Ang uli ito, yan. Ito. Steelers, D-line, double line script. Yan, sa ano pa lang din, makikita mo na. Tela. Ayun o, tsaka ito. Ano mo naman, yung gamit na material. Materials pa lang, mga kuya. O, tsaka ito, mapapansin nyo, ubod na laki nung ano, nung NFL side. Malaki nga. Sapat pa ito eh. Tapos yun, siyempre, sneaker ulit. Yung red, basta tapos yung sticker. Pero yung mga vintage na mga sticker din yun. Dito. Sa ilalim. Dito. Ito, yan. Kapasin nyo, yan. Masyado. Michelinis, yan. Tapos ito, sports specialty. Yan, sports specialty. So, yan.
mo. Pero nyo, malayo, malayo, maraming pinagkaiba. Lalo na sa materials na ginamit. So, iba-iba talaga yung ano. Pero, makikita nyo kagad naman siya kapag... Basta sa fitting niya pa lang, pag alam yung malaki yung ano, pag malaki yung nabili yung cup, matik yun. Yung iba sobrang... kasi tinatas pa si Burda ng meat yan, no? Parang alam nyo pa... Tinatas pa si mo yan, eh. Kumbaga, pagkasya sa pandalawang tao. Basta technique dyan mga boss, kung nakakawa na kayo ng legit na vintage, kung pag-aarali nyo na lang lahat. Para hindi na rin kayo naloloko ng iskam. Tsaka kung sakaling nag-iinala kayo sa ano. Hindi masama magtanong. Oo, oh, tanong muna. Oh. Tanong kayo na magtanong. PM nyo lang si Albi. Oh, lalagay natin yung, ano niya, yung FB link niya sa baba ng video na to. Carlos, pwede kayo magtanong sa kanila, siyempre. Pwede, pwede. Sa group, sa mga group, yun. Okay. Kaya naman, bayan. Hindi pala, kumbaga... Hello? Yosi naman. Diba? Libre yun. Libre ngayon. Dito, libre to. Kumbaga para sa inyo to, mga kapatid. Siyempre. Ay, balong nga. Dahil ang murahan ng bayan eh. May bayad pa rin eh. So, siyempre. Libre naman tayo magtanong, lalo na kung may mga kilala kayo magaling sa vintage din. Kasi dito tayo nadadali, yung mga legit check, legit check. So yun pa rin, isa, bago kayo makipag-deal kung sakali mang ang transaction nyo is via shipping, lagi nyo tandaan, pwede kayo magpa-vouch muna. Yes, so, yes. Kasi marami na naman tayong issue na nag-scam na naman. So, laging tatandaan, magpa-vouch muna bago hindi kayo shoot dun sa atin nyo. Para maiwasan yung scam. So, yun mga kapatid, yung explain namin, yung limang design na pinagkaiba ng legit tsaka sa replica. So, sana may natutunan kayo sa kalokohan namin, pero kalokohan yung iba, pero yung iba totoo yung sinabi namin. So, shoutout nga pala sa may-ari ng shop dito kay Boss Brian. So, shoutout sa'yo, Boss. Pinanglakan mo kami dito. Tapos yun. San Francisco branch. Nasa yun si Jollibee. Meron tayong Jollibee tooth. San Francisco branch. May wisdom tooth din doon. Oh, yan o. Jollibee tsaka McDo. Jollibee tsaka McDo. So, at yung Jollibee yan nung binuksan nyo ngayon eh. Yung branch na yung branch na yung at yun mga boss, kung gusto nyo naman u-score ng vintage at saan ang replica, punta lang kayo dito at pwede nyo rin i-PM si Boss Brian, nasa baba rin yung FB link niya. So, ang spot nito is Bukandara 2, punta lang kayo dito sa Imus, Cavite. So, marami dito mga vintage cup at marami din dito mga replica cup. Depende sa budget nyo kung ano yung gusto nyo. Siyempre, trip nyo yan kung ano yung nagustuhan nyo. Tama, tama. So, kung magtatanong kayo kung ano pa mas maganda vintage o replica, nasa sa inyo yun. Nasa inyo yun, kuya. So, pero kung ang namili mo replica, huwag mong tatawagin yung sarili mo na vintage collector. Cup collector ka, hindi ka vintage collector kasi replica yung hawak mo. So, hindi yun pasok sa vintage. So, nagdito na lang mga boss. Kayo mga iskam. Huwag nyo gayahin si Jared. Oh, yun. Jared, shout out Jared. Jared. Okay. Kamer yan. Yung may pag-deal. O, para mga boss, hindi na namin tatapusin. At kung gusto nyo yung video na to, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe na rin kayo sa channel ko. And thank you. See you sa next video. Yes.